Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yun ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyong mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasama ng instruction leaflet at extra string. So go ahead and check them out in my Shopee, link on the description. Happy shopping! Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong full moon in Aquarius ngayong August 2, 2023 at 2:31 AM Philippine Standard Time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan, so meron tayong full moon in Aquarius. It's time to ground yourself, no? And show the world the real you. So ito yung panahon ng pagpapakatotoo sa iyong sarili. Being more authentic and embracing your uniqueness. Ayan, so itong reading na to, mas maganda to na panoorin nyo sa perspective ng inyong rising sign. Pero pwede rin naman tong mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. Sa mga opportunities for you dito ay ang pagpapalakas ng inyong loob na tuparin nyo na yung pangarap nyo, na matagal nyo nang gustong isakatuparan. And another thing is to move on, to move forward dun sa mga bagay na dapat natapos na or nag-end na, nakabanata ng inyong life. And focus on what you want to achieve in the future. And then ang goal nyo naman is makita yung pagkakaiba ng totoo sa hindi. No? Kaya nga mas maganda na magpakatotoo sa sarili. At another one is maging mabilis na mag-adapt sa mga nagbabago sa paligid ninyo. Okay? So for you, Taurus, ang full moon ay mangyayari sa inyong 10th house of career. Ayan, sa inyong career, sa legacy nyo, sa achievement nyo. So I think you are going to be more caring about your reputation, yung iyong trabaho, career, andyan yung focus mo. And with Aquarius energy, ito yung parang meron ka mga bagong maiimbento na gusto mong subukan, simulan. Ito rin yung paglalakas ng loob na meron kang baguhin sa iyong career, sa trabaho mo. Mm-mm. And then, meron nga lang mga challenging aspects ngayon. Ang full moon, number one is of course, meron tong opposition sa Sun, sa Venus na nasa Leo, which is in your fourth house. So, yung iba sa inyo, maaring may mga pumipigil na elemento sa inyong buhay related sa inyong family life or home life para matupad yung mga goals nyo na may kinalaman sa career ninyo. Let's say, for example, gusto nyo mag-full-time sa career pero parang torn between kayo sa responsibilities nyo sa family nyo, sa parents nyo, or you know, sa mga kailangan nyong asikasuhin sa bahay. So, kailangan ma-manage nyo ng maayos at makapag-decide na kayo. Lalo na si Venus is naka-retrograde yan. So, it's time for you to review your priorities. So, pero pwede mo rin naman magawa ng paraan yan, magkaroon ng compromise agreement, diba, sa family mo. And then another thing is magkakaroon ng challenge na may square, yan, may challenging aspects ang moon sa Jupiter, okay? This is about yourself. Nasa first house mo yan. I think deeper than you want to make some changes, you want to expand your horizon. Yung iba gustong lumipat ng bagong trabaho, ng career, gusto nyo may bagong subukan, no? But may mga pagkakataon na napipigilan kayo kasi iniisip nyo na, alam nyo, minsan meron tayong self-limiting beliefs. Ayan. Nililimitahan natin yung mga kakayanan natin, lalo na kung naging parang komportable na tayo sa kinalalagyan natin sa trabaho, sa career natin. Pero ang totoo, meron tayong nami-miss out na ibang opportunities dahil hindi tayo sumubok ng ibang bagay. Mm-mm. So, paano natin malalaman yun, diba? Kung hindi natin susubukan. And then, meron din tong frustration. Meron challenging aspects sa Mercury, sa Mars, which is in Virgo in the fifth house. So, this is related to your creativity. So, maaring ngayon, meron kayong mga creative energies na gusto nyong
bigyan ng outlet, no? Halimbawa, magaling kang magsulat, magaling kang mag-compose, no? Kung ano-ano pang mga talents and skills mo pwedeng sa arts, sa literature. Ayan, kasi Mercury is a planet of communication and messages, and Mars is the planet of action. So, ito rin yung time na kailangan mo ring i-consider yung mga gagawin mong actions, no? Kailangan napag-isipan mo siyang maigi bago mo siya isa katuparan. Lalo na nasa Virgo energy siya, so this is about paying attention to details, making sure na yung mga decision mo is naaayon sa in alignment, no, sa sitwasyon mo ngayon para hindi ka magka-problema in the future. But with the fifth house here, some of you maaring merong frustration kasi iba may mga anak na kayo, no, kasi fifth house is also about children, na pwedeng isa sa mga dahilan kung bakit napipigilan kayo na may mga subukan kayong mga career path dahil syempre sa responsibilities niyo sa mga anak ninyo. So ito na yung time na bigyan mo ng ano, gawan mo ng solusyon kung gusto mo talagang i-pursue yung career. And kung pipiliin mo yung mag-focus sa mga anak mo, then dapat wala kang regrets doon, no? Na move on ka na, na wag mo nang i-pursue pa kung ano yung gusto mong gawin sa career mo dahil syempre nakapili ka na. But of course, kung gusto mo talaga na mayroong subukan sa career mo, why not? Lalo na yung mga single parent dyan. Gawan nyo ng paraan paano merong makakapag-asikaso sa inyong mga anak, no? And then, since this is Aquarius energy, ang ruler ng Aquarius ay si Saturn. So, si Saturn is in your 11th house of friendship, your community. Energy to ng Pisces. So, merong mga life's lessons na matututunan ka regarding connecting with other people, being connected with your community, and also related dun sa mga gusto mong tulungan and yung nasasakupan mo, no? Especially if you are in social media or pwedeng nasa public service ka or your life is in public, no? Kumbaga, open to the public. So there might be some challenges na mag-open up or meron kang may experience na ganyan. But ang importante is you really believe in yourself and kumbaga ito yung ano eh, unapologetic self mo. Na this is you, this is who you really are, you're just being true to yourself. And, you know, you will not feel sorry about it kasi kilala mo yung sarili mo. Okay? So, let's see and get more messages. Kuha tayo ng tarot cards for you, Taurus. Three of Swords. Ayan, ang nasa-sense ko rito is, yung iba sa inyo, you may be cutting off connections. Especially sa family na alam mong hindi supportive sa mga endeavors mo. Yung tipong laging maraming sinasabi tungkol sa mga decision mo, pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila nakakatulong sa buhay mo. Oo. So, you are going to focus on taking care of yourself, healing. And I think if fulfill mo yung ano eh, yung makakapagbigay sa iyo ng happiness, yung makakapagbigay sa iyo ng contentment. The Tower. Wow. So merong unexpected change, oh, 'di ba? Meron ka talaga ika-cut off na person sa buhay mo. Mas ano ka ngayon, unapologetic. Oo, you don't really care if people will try to parang hindi ka tatanggapin because of your authenticity, no? Ang importante sa'yo, totoo ka sa sarili mo. So, kung merong hindi matatanggap yon, okay lang. Di wala na sila sa life mo. At kung yung mga tumatanggap sa'yo, syempre, you're going to offer your love sa kanila. Okay? So, some of you are also going to heal from your past hurts. Kasi meron ditong disappointments, no? From someone na mahal ninyo. Especially sa family to. Soul growth, yes. Growth is never easy. Have faith and trust in the journey. Yes. So whatever na mga challenges na mapagdadaanan mo and yung mga pain na napagdaanan mo, that's part of your soul's growth. Horse, spirit. Give yourself the space and freedom to express your creativity. Yes. So Taurus, fifth house. This is creativity sa inyong communication, sa intellect, sa knowledge ninyo. So, it's time to take action.
Leaf Cutter Ant, Army of Life. Ask for help, seek support, you are not alone. Yes, definitely. Meron pa rin mga taong nagmamahal sa'yo, nagki-care sa'yo, na handang tumulong sa'yo at sumuporta sa'yo sa mga goals mo sa buhay. So, sila yung samahan mo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.